Magandang araw po. Kumusta po kayo? Ako po si Ma'am Roslyn Eugenio de la Sorna, ang inyong tagapagsalita para sa unang bugso ng ating Brigada Eskwela Webinar Series. Kaya talina, pag-usapan po natin ang Psychological First Aid or PFA. Unang pag-usapan ng tinatawag na crisis event or mga kaganapang nagdudulot ng krisis na maaaring malakihan at individual. Ito po ay nangyayari sa bawat lugar o panig sa buong mundo. Kasama sa malaking kaganapan ang mga natural na sakuna, giyera at terrorist attack, paglaganap ng sakit o iba pa na maaaring magdulot ng pag-i-evacuate ng mga tao. Ang mga individual na kaganapan naman po ay nakakaapekto sa isa o ilang tao tulad ng mga aksidente, pagnanakaw, pananakit at iba pang krimen. Maaaring magdulot ng pisikal, panlipunan at emotional na epekto sa mga taong apektado ang mga crisis events. PFA bilang unang linya ng suportang psychosocial. Mahalaga po ang PFA para sa mga taong apektado ng kaganapang nagdudulot ng krisis tulad ng nabanggit ko po kanina. Ang PFA po tulad ng medical na first aid ay hindi sapat sa sarili lamang nito at malimit sinasamahan ng iba pang intervensyon. Pagkatapos ng isang crisis event, ang mga tumutulong ay madalas na mga miyembro ng pamilya, kapitbahay, guro, miyembro ng komunidad at iba't ibang uri ng mga rescuers tulad ng mga emergency medical team, pulis, bumbero. Ang terminong PFA ay unang nilikha noong 1940s, ngunit ang paggamit nito ay nadagdagan sa modernong panahon. Ano po ba ang tinatawag na Psychological First Aid or PFA? Ito po ay isang makatao, supportive at practical na tulong sa kapwa-tao na kamakailan ay nakaranas ng isang seryosong stressor o anumang bagay na nagdudulot ng stress. Po ay hindi mapanghimasok. Ito ay isang praktikal na pangangalaga at suporta. Ito ay pagsusuri ng kanilang mga pangangailangan at iba pang concern. Ang PFA ay isang klase ng pagtulong sa mga tao na matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at tubig. Ito po ay isang pakikinig, ngunit hindi pinipilit ang mga tao na makipag-usap. Ito ay pag-aliw sa mga tao at tinutulungan silang maging kalmado. Ito ay isang pagtulong sa mga tao na kumonekta sa mga impormasyon, mga serbisyo at social support, pagprotekta sa mga tao mula sa karagdagang pinsala. Ang PFA po ay hindi bagay na nagagawa lamang ng mga profesional. Hindi po ito professional na pagpapayo. Hindi rin naman ito isang clinical na psychiatric intervention, bagaman maaaring maging bahagi po ito ng clinical care. Hindi po ito psychological debriefing. Hindi po ito namimilit ng mga tao na sabihin ang kanilang kwento o magtanong ng mga detalye tungkol sa kung anong nararamdaman nila o kung ano ang nangyari. Po ba kailangan ng psychological first aid? Ito po ay dahil mas magiging mabuti ang kalagayan ng isang tao kung nararamdaman niya, naligtas siya, konektado sa iba, kalmado at may pag-asa, may access siya sa social, physical at emotional na suporta, at maibabalik niya ang kanyang sense of control upang pangalagaan ang kanyang sarili. Sino, kailan, at saan dapat ibigay ang psychological first aid? Sino po ang maaaring makinabang sa PFA? Mga bata, kabataan, kababaihan at kalalakihan na nakaranas kamakailan ng isang crisis event at distress. Sa maikling salita po, kahit na sino pa man na nasa ganitong sitwasyon. May mga ilang tao na nangangailangan po ng higit pa sa PFA tulad ng taong may mga malulubhang karamdaman o hindi maalagaan ang kanilang mga sarili maging ang kanilang mga anak. Kailan dapat ibigay ang PFA?
Ngayon, kapag nakakita ng isang taong balisa, karaniwang kaagad na ginagawa pagkatapos ng isang crisis event. Saan dapat ibigay ang PFA? Kahit saan, basta sigurado pong ligtas para sa tumutulong at apektadong tao at may privacy na naaangkop sa sitwasyon. Paano ka makakatulong? Iangkop ang iyong ginagawa at isaalang-alang ang kultura ng tao. Igalang ang kaligtasan, dignidad at karapatan ng tao. Kaligtasan, huwag ilantad ang mga tao sa karagdagang pinsala. Siguraduhin hanggat makakaya mo na ligtas sila at protektado mula sa karagdagang pinsala sa pisikal o psikolohikal. Dignidad, tratuhin ang mga tao ng may paggalang at ayon sa kanilang kaugalian at kultura. Mga karapatan, kumilos lamang para sa pinakamainam na interes ng tao. Siguraduhin ang pag-access sa patas na tulong ng walang diskriminasyon. Tulungan ng mga tao na i-claim ang kanilang mga karapatan at i-access ang available na suporta. At magkaroon ng kamalayan sa iba pang mga hakbang sa pagtugon sa mga emergency situation. Ito naman po ang mga ethical na patnubay sa pagsasagawa ng PFA. Mga dapat gawin. Maging matapat at mapagkakatiwalaan. Igalang karapatan ng isang tao na gumawa ng sarili niyang desisyon. Magkaroon ng kamalayan at itabi ang iyong sariling mga paniniwala at pagtatangi. Gawin itong malinaw sa mga tao na kahit na tumanggi sila sa tulong ngayon, maaari pa rin nilang ma-access ang tulong sa hinaharap. Igalang ang privacy at panatilihing lihim ang kwento ng tao kung naaangkop. At kumilos ng naaangkop ayon sa kultura, edad at kasarian ng tao. Narito po ang mga hindi dapat gawin. Una, huwag samantalahin ang sitwasyon. Huwag humiling sa tao para sa anumang pera o pabor kapalit ng iyong pagtulong. Huwag gumawa ng mga maling pangako o magbigay ng maling impormasyon. Huwag pilitin ang tulong at huwag maging mapanghimasok o mapilit. Huwag siyang pilitin na sabihin sa iyo ang kanyang kwento. Huwag ibahagi ang kanyang kwento sa iba, lalo na at medyo sensitibo ito. At huwag siyang husgahan agad ayon sa kanyang aksyon o damdamin. Mahalaga pong tandaan na mayroon tayong PFA action principles. Ang una po ay prepare, look, listen, and link. Isa-isahin po natin ito. Para po sa prepare or maghanda, alamin ang crisis event. Alamin ang tungkol sa mga magagamit na serbisyo at suporta. Alamin ang mga bagay na may kinalaman sa kaligtasan at seguridad. Look o tumingin. Unahin ang kaligtasan ng taong nais mong tulungan at maging kaligtasan mo bilang PFA provider. Maging aware sa mga taong may mas higit na pangangailangang medikal na mangangailangan ng mabilisang aksyon. Maging aware sa mga taong may serious distress reactions. Listen o makinig. Makipag-ugnayan sa mga taong maaaring mangailangan ng tulong. Alamin ang kanilang mga pangangailangan at iba pang concern at makinig sa mga tao at tulungan silang maging kalmado. Link o makipag-ugnayan. Tulungan ng mga tao na matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan at maka-access sa mga available na serbisyo. Tulungan ng mga tao na maging resilient sa mga problema. Magbigay ng tamang impormasyon at ikonekta sila sa mga mahal nila sa buhay at suporta sa lipunan.
Ang good communication o ang mabuting pakikipagtalastasan o komunikasyon ang isa sa pinaka-epektibong estratehiya sa pagbibigay ng psychological first aid. Mga bagay na dapat gawin at sabihin habang isinasagawa ang PFA. Subukang maganap ng isang tahimik na lugar upang makipag-usap at i-minimize ang maaaring maging distraction. Panatilihin ang isang angkop na distansya depende sa kanilang edad, kasarian at kultura. Ipakita sa kanila na nakikinig ka sa kanilang mga sinasabi. Halimbawa, itango ang iyong ulo at ibigay ang iyong full attention sa pakikinig. At maging mapagpasensya at mainahon. Magbigay ng makatotohanang impormasyon kung mayroon ka nito. Maging matapat sa iyong nalalaman at sa hindi mo alam. Maaari mong sabing, hindi ko alam, ngunit susubukan kong alamin ang tungkol dito para sa iyo. Magbigay ng impormasyon sa paraang maiintindihan ng tao. Gawin itong simple. Kilalanin o i-acknowledge kung ano ang kanilang nararamdaman. Maging mabuti man ito o masama, o anumang mahalagang kaganapan na ibinabahagi nila sa iyo, tulad ng pagkawala ng bahay o pagkamatay ng isang mahal sa buhay sa pamamagitan ng pagsagot tulad ng ikinalulungkot ko ang nangyari at iba pang katulad nito. Igalang ang privacy. Panatilihing lihim ang kwento ng tao lalo na't kapag isinawalat nila ang napaka-pribadong kaganapan tungkol sa kanilang buhay. Kilalanin ang kalakasan ng tao at kung paano nila magagamit ang mga ito upang tulungan ang kanilang sarili. Mga hindi dapat sabihin o gawin. Huwag pipilitin ang isang tao na magkwento. Huwag putuli na gambalain ang kanyang sinasabi. Hintayin ang tamang oras para sa iyong reaksyon sa kanyang sinabi. Huwag ibigay ang iyong mga opinyon sa sitwasyon ng tao at tandaan na makinig ka lamang. Huwag hawakan ang tao kung hindi ka sigurado ang angkop na gawin ito. Huwag siyang husgahan base sa kanyang kwento o anumang nararamdaman. Huwag sabihin, hindi mo dapat nararamdaman iyan o maswerteng nakaligtas ka. Huwag gumawa ng mga bagay na hindi mo alam. Huwag gumamit ng masyadong pan-technical na mga termino at gawing simple at madaling unawain ang anumang sasabihin. Huwag sabihin sa kanila ang kwento ng iba. Huwag pag-usapan ang iyong sariling mga problema. Huwag magbigay ng mga maling pangako. Huwag subukan na lutasin ang lahat ng mga problema para sa kanila. Huwag ipagkait ang pagkakataon ng tao na maalagaan ang kanyang sarili. Mga taong maaaring mangailangan ng espesyal na atensyon upang magiligtas at upang maka-access ng mga serbisyo. Mga bata at kabataan, lalo na ang mga nahiwalay sa mga tagapag-alaga. Mga taong may kondisyon sa kalusugan at kapansanan. Ang mga taong hindi na makakilos o may malalang karamdaman, mga kapansanan sa pandinig o paningin o may malubang karamdaman sa pag-iisip. Mga taong mahina, buntis o mga kababaihang nagbe-breastfeed. Ang mga taong maaaring makaranas ng diskriminasyon o karahasan. Mga kababaihan, mga tao ng ilang mga pangkat etniko at mga taong may kapansanan sa pag-iisip. Ang sitwasyon ng COVID-19 na isang krisis at isang pandemya. Ito ay isang nakakahawang sakit na kumakalat sa buong mundo. Dahil dito at dahil sa kawalan ng katiyakan, marami ang nakakaranas ng stress. Ang stress ay ang reaksyon ng katawan sa anumang pagbabago sa iyong kapaligiran na nangangailangan ng pagsasaayos.
mayroong dalawang uri ng stress. Ang una ay eustress at ang pangalawa ay distress. Ang eustress ay tumutukoy sa positibong uri ng stress na resulta ng mga gawaing nakalilibang, nakaiinganyo o nakakadagdag sa kaalaman tulad ng pagsali sa mga patimpalak, pag-aaral para sa pagsusulit o pag-ehresisyo. Ang distress naman ay ang negatibong uri ng stress na madalas ay may di magandang epekto sa pangkalahatang kalusugan tulad ng madalas na pagkaramdam ng kaba, takot at nerbiyos o hirap sa pagtulog. Ito ang mahalagang impormasyon tungkol sa stress. Ang stress ay nakakaapekto sa lahat, walang pinipili. Hindi lahat ng stress ay masama. Ang pangmatagalang stress ay masama sa kalusugan. May mga paraan upang ma-manage ang stress. At kung nakakaranas na ng sobrang stress, maaaring humingi ng tulong mula sa isang professional. Maaaring gawin ang mga sumusunod upang ma-manage ang stress sa panahon ng COVID-19. Una, ang pakikipag-usap sa mga taong pinagkakatiwalaan ay lubhang makakatulong. Maaaring makipag-ugnayan sa mga kaibigan, pamilya at mga mahal sa buhay gamit ang social media, email at telepono. Panatilihin ang malusog na pamumuhay sa pamamagitan ng wastong dieta, sapat na pagtulog at regular na pag-ehersisyo. Iwasan ang mga bisyo tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alkohol at paggamit ng ipinagbabawal na gamot upang matakasan ang problema. Kung kailangan ng tulong pangkaisipan, maaaring dumulog sa tagapamatnubay. Siyasatin ang katotohanan sapagkat maraming huwad na impormasyon na nagdudulot ng stress. Magbasa ng mga impormasyon na opisyal gaya ng WHO o Ahensya ng Kalusugan. Ang tamang impormasyon ay magiging gabay upang maunawaan ang mga pangyayari sa paligid upang maging maingat sa pagkilos. Bawasan ang oras na ginugugol sa panonood o pakikinig sa balita na maaaring makapagdulot ng pagkabalisa. Maaaring i-schedule ang regular na pag-update sa balita. Gawing gabay ang mga natutunan sa mga nabanggit na paraan kung paano ang pagmamanage ng emosyon at mga hamon sa buhay lalo nitong panahon ng pandemya. Mag-meditate o di kaya na may magdasal kasama ang mga mahal sa buhay. May mga religious groups na nagsasagawa ng misa o service online. Maaring tingnan ang kanilang mga Facebook page para sa kanilang schedule. Matuto ng bagong pagkakaabalahan tulad ng pagtugtog ng instrumento, pagluluto, paghahardin o arts and crafts. Sa panahon ng COVID-19, hindi lamang matatanda ang nakakaramdam ng pagkapagod. Ang mga bata ay maaari ring makaranas ng stress dahil sa pandemya. Ang mga bata ay maaaring tumugon sa stress sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Narito ang ilan sa mga sintomas ng stress sa mga bata. Pagiging mas clingy, pagkabalisa, pagpapahayag ng galit, at bedwetting. Maaaring hindi napapansin ng mga magulang ngayon na ang stress ay naranasan rin ng mga bata. Mahalaga para sa mga magulang ang maging mapagmatsyag at pansinin ang mga pagbabago sa ugali para matugunan ng mga ito. Paano tulungan ng mga batang nakakaranas ng stress? Una, makinig sa kanilang mga iniisip at alalahanin at iparamdam sa kanila ang iyong pagsuporta. Bigyan sila ng ekstra na oras at atensyon. Ipaalam sa mga bata ang patungkol sa mga nangyayari.
Bigyan sila ng malinaw na impormasyon upang mabawasan ang posibilidad na sila ay mahawahan at upang masiguro na naiintindihan nila ang mga kaganapan depende na rin sa kanilang edad. Panatilihing malapit ang mga bata sa kanilang mga magulang at pamilya. Iwasan ang paghihiwalay ng mga bata sa kanilang mga tagapag-alaga. Kung nangyayari ang paghihiwalay, halimbawa sa ospital, tiyakin ang regular na pakikipag-ugnayan gamit ang telepono at social media at pagbibigay ng reassurance. Gumawa ng mga schedule at mga gawain. Ang regular na schedule at mga gawain ay makakatulong sa mga bata na makapag-adjust sa bagong sitwasyon. Maglagay rin ng oras para sa pag-aaral, paglalaro at pagre-relax. Ang lahat ng mga hamon na nararanasan ngayon ng mga magulang tulad ng hindi pagpasok sa trabaho, pagsasara ng mga paaralan, problema sa pera at pangamba sa kumakalat na sakit ay maaaring magdulot ng stress, ngunit ito ay normal lamang. Bilang isang magulang, maaaring kunin ang pagkakataong ito upang makasama ang mga anak at magkaroon ng magandang relasyon kasama ang pamilya. Ang pagkakaroon ng dekalidad na oras kasama ang mga bata ay makakatulong upang maibsan ang stress na nararamdaman ng mga bata at upang maramdaman nila na sila ay minamahal. Narito ang mga tips para sa one-on-one kasama ang iyong mga anak. Tip number 1. Mag-schedule ng oras upang makasama ang bawat bata. Maaring magtakda ng 20 minuto o mas mahaba pa. Gawin itong regular na schedule upang kapanabikan ito ng mga bata. Tip number 2. Pagplanuhan ang mga gagawin kasama ang anak. Magtanong kung ano ang gusto nilang gawin. Ang oportunidad na pumili ay makakatulong para mas maging interesado sila. Ito rin ay nagpapatibay kung ano ang gusto nilang gawin. Nagpapatibay ng kanilang kumpiyansa sa sarili. Number 3. Pag-usapan ng mga bagay na gusto nila tulad ng palakasan, musika, celebrities at mga patungkol sa kaibigan nila. Mahalaga na alam mo ang mga kinahiligan ng iyong teenager. At ang iginugugol na oras sa paglalaro kasama ang anak ay maaaring makapagbago ng relasyon ng magulang at mga anak. Tip number 4. Samahan silang maglibang sa pamamagitan ng mga larong gusto nila. Maaaring maglakad-lakad sa labas o sa paligid ng bahay. Mag-resisyon ng magkasama sa kanilang paboritong musika. Ang TikTok ay isang sikat na platforma ngayon. May mga nakakatuwang gawain na maaaring gawin ng magulang at anak. Number 5. Mahalagang tandaan na kailangang ibigay ang buong atensyon sa mga anak sa panahon ng one-on-one time. Tiyaking dekalidad ang ibinibigay na oras at lumayo sa telepono, telebisyon at trabaho. Number 6. Gumawa ng isang gawain sa bahay ng magkasama. Gawing exciting at masaya ang paglilinis o pagluluto. Siguraduhin maging pasensyoso habang ginagawa ang mga gawain na ito. Number 7. Tumulong sa mga gawaing pang-eskwela. Maraming mga paaralan ang nagpapatupad ng online education. Ang mga bata ay maaaring mangailangan ng tulong sa mga takdang aralin at mga module sa pag-aaral. Number 8. Manalangin na magkasama. Tandaan na sa bawat pagsubok sa buhay, huwag kang matakot dahil habang may buhay may pag-asa at laging may bagong umaga at higit sa lahat, nandiyan ang Diyos para samahan ka.
ako aalagaan ang aking mental health sa panahon ng COVID-19. Ito naman ang mga tips para sa mga kabataan. Normal lamang na makaramdam ng takot at pagkabalisa sa panahon ng COVID-19, lalo na tumatagal ang krisis na ito. Bukod sa pag-aalaga ng ating kalusugan upang makaiwas sa coronavirus, mahalaga rin na alagaan natin ang ating mental health habang nananatili sa loob ng bahay. Huwag hayaang malugmok sa mga negatibong naiisip at huwag mahihiyang humingi ng tulong kung kailangan mo ito. Napag-iinitan ka ba ng mga magulang mo at palagi kang pinapagalitan? Imbis na mainis lang, kausapin sila ng masinsinan at gawing pagkakataon ng pagkakasama-sama sa bahay para makipag-bonding sa mga magulang, makipagkwentuhan ng mas makilala at maunawaan ninyo ang isa't isa. Miss mo na ba ang barkada? Gamitin ang social media, video call, chat or text para kamustahin at makausap ang mga kaibigan. Makinig sa mga kwento, naiisip at nararamdaman ng isa't isa. Let's survive this together. Number 3. Maghanap ng pagkakaabalahan o mapaglilibangan. Subukan mong matutunan ng isang hobby, skill or talent. Nakakatulong ito sa pagbawas ng anxiety sa panahong ito. Kahit wala ka sa school, pwede ka pa rin matuto ng mga bagong bagay. Gumawa ng routine at sikaping sundin ito. Pwede kang tumulong sa gawaing bahay sa umaga, mag-practice ng pagtugtog sa hapon, at magbasa para libangin at linangin ang kaisipan sa gabi. Gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Huwag rin kalilimutang mag-relax at magpahinga. Gumalaw-galaw at magpapawis. Mag-exercise. Gawin ang mga dance challenge sa TikTok o YouTube. Yayain rin ang mga kasama mo sa bahay na sumali sa video para mas masaya. Nakakatulong ang exercise at paggalaw ng katawan sa pagpapalakas ng resistensya laban sa COVID-19 at iba pang mga sakit. Kahit may na-miss kang mga milestone sa buhay dahil sa quarantine, tulad ng graduation o birthday celebration, kaya mo pa rin lumikha ng memories. Ipagdiwang ang mga achievements at special locations sa sariling paraan. Mag-photoshoot, vlog, mini-ceremony at virtual celebration sa social media kasama ang iyong mga kaibigan at kamag-anak. Maging isang smart at responsabling netizen. Dahil virtual na ang karamihan sa ating connections, maging maingat at mapanuri online. Suriin ang mga impormasyon at nakakasalamuha online. Mag-share lamang ng mga makabuluhang bagay. Tumulong sa mga gawaing bahay hanggat makakaya. Lalo na't kung nahihirapan ang pamilya mo sa panahong ito dahil sa pagkawala ng trabaho o kakulangan ng pangtustos sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. Survive as one family tayo. Kailangan mo ba ng kausap? Hindi ka nag-iisa. Makipag-chat o text sa mga kaibigan o kamag-anak. Kung nakakaramdam ka ng anxiety, may handang makinig sa'yo. Nalulungkot ka ba sa sitwasyong dala ng COVID-19 at sa mga balita tungkol dito? Maging boses ng kabataan at magbigay inspirasyon sa iba. Nakararanas tayong lahat ng lungkot at hirap dahil sa krisis na ito. Makakatulong ang pag-unawa sa isa't isa at pag-share ng saya at pag-asa.
At sa uli, appreciate life pa rin. Subukan mong maglista ng 3 bagay na ipinagpapasalamat mo araw-araw. Hindi mo kailangang i-explain. I-share mo lang. Tuloy ang buhay. Lalaban tayo. At yan po ang may kinalaman sa Psychological First Aid. Muli, ako po ang inyong naging tagapagsalita, Ma'am Roslyn De La Serna. Hanggang sa muling pagkikita!